kapamilya, 644 na ho, patuloy kayong tumawag dahil pagdating sa business, sagot na yan ng TLRC. Bibigyan kayo ng mga tips. Happy birthday muna, Tata Femio Rezare and Roel Caingoy from your sister Eileen. Eto, para ka raw nasa loob ng aquarium kapag nasa loob ka ng bahay ni Mon Confiato, napapalibutan daw kasi ito ng salamin pati sa banyo. Abay, silipin na natin kasama si Kuya Louie. Magandang umaga, Pilipinas! Ako, pag sinabi mo salamin, ang laging pumapasok sa isip natin ay salamin na pambasa, salamin ng kotse, o salamin bintana ng bahay. Pero bahay na gawa sa salamin? Ako, napaka-modern. Ang guest ko ngayon, walang iba kundi si Mr. Mon Confiado. So check out natin ang napakaganda niyang bahay. You shouldn't miss this. Tara! Good morning! Knock, knock, knock! Bro, magandang umaga. Mon Confiado, pare, bago sa musilimbatiyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano pa nga ba? Tuloy kayo sa ating bahay. Ayos, thank you, tara. Mon, itong bahay mo ay kakaiba, no? Gawa sa salamin or salamin ang inspirasyon mo. Saan mo naisip yung konsepto na bahay na puro salamin? Kung gagawa ka ng bahay, kung ano yung gusto mo, reflection niya ng iyong pagkatao. So parang ibig mo ay gano'n ka-transparent? Actually, parang gano'n eh. Background ka rin pala sa pagiging engineer, no? Civil engineer kasi ang talagang kurso ko, civil engineering sa Mapua. Pati mga interior, ako rin mismo ang... Nagagawa nito? Oo, hindi naman akong gumawa, kung hindi idea ko. Tapos, ina-execute ng architect ko. Basically, itong buong bahay, 70% ng pagkakagawa ay salamin. Okay. Magmula sa mga walls, lahat na ito, naka-emphasize dito lahat ng salamin. Sa mga doors, lahat ng doors, pati ang main door, pati yung mga sliding doors. Puro salamin. Puro salamin yan lahat. Of course, yung bintana at yung main door. Itong buong pantry, okay, salamin din lahat. Itong main kitchen, salamin din lahat yan. Ayan. Dito sa powder room, okay, salamin din ang kanyang lababo. At one piece to, walang dugtong to. Talagang kulma talaga siya. Manalong. Tuloy kayo sa taas. Expose parang lahat ng kapitbahay. Oo, parang mo. Kaya lang natin yung mga bagong gising yung mga kapitbahay ko. Oo nga. Ito ang master's bedroom, ito yung kwarto ko. Ang divider ng CR ay glass pa rin. Ang Ano yun? Time machine? Pampabata ba yan, Mon? Ha? Hindi, huwag kang pumasok. Gusto ko maging 24 years old. Parang ano, steam. Ito, maganda yung view rito sa bintana. Oo. Nandun naman sa kabilang bahay ang kapatid ko. Ayun. Nakasosyo ko sa 22nd Street Comedy Bar yung aming negosyo. Parang yung style ng bahay mo, parang ano eh. Malibu House eh. Oo. Nakikita mo ngayon yung view ng antipolog yan. Antipolong bundok. Okay, wala akong masabi, sobrang modern ng bahay mo, pare. Sure, marami ngayong mga bachelor na nanonood sa atin ngayon na gumagawa ng bahay o nagbabalak pa lang na magtayo ng bahay nila. Ano ba yung advice mo sa kanila? Huwag kayo matakot mag-eksperimento. Gawin nyo lang kung ano talaga ang gusto nyong gawin. Medyo, ingat lang sa pagkuha ng mga... Gamit. Mga peke mabili nyo. Hindi, at saka yung mga gagawa rin mismo. Oh. Dapat kilala nyo, dapat trusted. Uy, Mon, maraming thank salamat. Thank you very bro, much. Tayo bago yung lahat, meron kang bar, di ba? Imbitahan mo sila, dumalaw o kaya bumisita sa bar mo. Yes, sana po. Kung wala kayong ginagawa, makadaan kayo sa 22nd Street Comedy Bar. Meron kaming tatlong branches sa Marcos Highway, Antipolo, sa Las Piñas, at saka sa Cebu. At saka abangan nyo rin po yung Super Noypi sa Metro Manila Film Festival. Ayan. Pare, thank you ulit. Thank you. Manalo.